Kumusta po kayo mga kababayan? Merry Christmas, December 25, 2022. Ngayon yung Christmas Day, the birth of our Lord Jesus Christ. Based sa tradisyon at paniwala ng karamihan sa buong mundo. Pero alam niyo ba mga kababayan na based on historical records, malamang ngayong araw na to, hindi man ngayon Pasko. What? Ang ibig kong sabihin, malamang mga kababayan, itong December 25 of every year na ating sinisilibrate bilang Pasko, hindi man ngayon talaga yung araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. What? Ikaw niya, Mr. Maravillas, kapasko-pasko, kinukonfuse mo kami. Hindi po. Isense ninyo po, mga kababayan. Hindi ko kayo kinukonfuse. I'm just giving you information and insights about the celebration of Christmas. Diba? Buti na to na may celebration tayo. Alam natin kung ano yung background story ng ating sinisilibrate. Diba maganda yon? Ngayon, you can search it sa internet, the date of birth of Jesus, sabi rito. Wikipedia, sinerge ko lang ngayon. I share ko sa inyo po. Sabi dito, the date of birth of Jesus is not stated in the Gospels or in any historical sources. Kita ninyo? Sa Gospel in the New Testament, wala pong record ng kung anong araw. Kahit sa mga historical records, hindi sigurado. What? Ano niya, Mr. Maravillas, nangyari? Ito yung kwento. But most biblical scholars inasyuman lang po pala, a year of birth between 6 and 4 BC. The historical evidence is too incomplete to allow a definitive dating. So hindi malaman kung ano talagang pizza, kaya nilagay na lang yung pizza po. Pero hindi sigurado kung ito ngang December 25, was the birth of our Lord Jesus Christ. But the year is estimated through 3 different approaches, sabi po rito. Analyzing references to known historical events mentioned in the nativity accounts in the Gospels of Luke and Matthew. Kasi doon po recorded yung birth. The unrecorded po doon, hindi yung date. Walang date doon, kundi yung event mismo. Yung birth ng ating Panginoong Hesukristo as prophesied around mga 700 years before His birth as recorded by Isaiah. Mamaya, i-share ko po sa inyo. So, analyzing references to known historical events mentioned in the nativity accounts in the Gospels of Luke and Matthew, working backward from the estimation of the start of the ministry of Jesus Christ and astrological or astronomical alignments. So, the common Christian traditional dating of birth date of Jesus Christ was December 25. Paano siya nangyari, mga kababayan? It was a date asserted officially by Pope Julius I in 350 AD. So, dinecree lang po ito, mga kababayan, ng Santo Papa. Although this claim is dubious or otherwise unfounded, walang base po.
Kita ninyo? Yung mga sinasabi nila, wala man palang base. Basta, yan na niya. Parang ganun lang, ano? Kami na niya yung magsisit ng date niyan kasi wala mang mag... wala man maglakas ng loob o walang makaisip. Kami na, naisip namin na ganito. Kailangan na iset yung date. Tayo na yung maglalagay ng date para may celebration. Parang ganon. The day or season has been estimated by various methods including the description of shepherds watching over the sheep. So, based on studies, mga kababayan, malamang ang ating Panginoong Hesukristo, hindi man December 25 pinanganak, or malayo na maging December po. Based sa mga studies ng mga biblical scholars, malamang yung ating Panginoong Hesukristo po pinanganak mga between mid-September to October po. What? Kasi po, yun ang panahon, mga kababayan, na yung mga pastol doon sa Israel, pwede silang magpastol ng yung mga ano, shepherds, magpastol ng kanilang mga sheep kasi hindi pa malamig. Pag December po, malamig na, hindi na sila pwedeng magpastol. Kaya nandoon na sa loob yung mga pinapastol nilang sheep. Mga karnero po, so sabi dito mga kababayan, the nativity accounts in the New Testament Gospels of Matthew and Luke do not mention a date or time of year for the birth of Jesus. Si Karl Rahner nagsabi that the authors of the Gospels generally focus on theological elements rather than historical chronologies. Hindi masyado sila sa historical, kundi sa theological elements. Both Luke and Matthew associate Jesus' birth with the time of Herod the Great. That's recorded in Matthew chapter 2, verse 1, states that Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the King. He also implies that Jesus could have been as much as 2 years old at the time of the visit of the Magi, yung tinatawag nating tatlong haring mago, pero hindi man po sila hari. Ang daming problema na po. Binisita ng tatlong haring mago, pero hindi man sila hari. Pero makita ninyo sa nativity, you know, ang pag-project sa kanila, mga hari, wise men po ang sinasabi sa Bible, di man hari, iba man yung king sa wise men. What? You see, ang daming na ituro sa ating hindi man totoo. Because Herod ordered the murder of all boys up to the age of 2 years in accordance with the time he had learned from the Magi. Matthew 2, chapter 2, verse 16. In addition, mga kababayan, if the phrase about 30 in Luke 3, verse 23, is interpreted to mean 32 years old, this could fit a date of birth just within the reign of Herod who died 4 BC. So sabi rito mga kababayan sa reference natin, Wikipedia ito po ah. Sa Luke chapter 1 verse 5 mentions the reign of Herod shortly before the birth of Jesus and places the birth during the census of Quirinius, which the Jewish historian Josephus described as taking place circa 86 in his book Antiquities of the Jews, written in AD 93, by indicating that Cinereus, Quirinius' governorship of Syria began in 86
And a census took place during his tenure sometime between AD 6 to 7, mga kababayan. So sabi dito, since Herod died many years before the census, most scholars discount the census and generally accept a date of birth between 6 and 4 BC, the year in which Herod died. O ngayon, i-share ko sa inyo yung nativity story based on the Bible. So ito yung summary niya. Almost 2,000 years ago, a young woman from the town of Nazareth named Mary, si Mama Mary po, was visited by an angel named Gabriel. Gabriel told the Jewish woman that she would have a son named Jesus, who would be God's son. So anak ng Diyos, isa man lang po siya, yung totoong anak ng Diyos. Hindi kasama doon si Kibbs. What? Isa man lang po, kung naging dalawa na, siguradong fake yung isa po. Di ba? Hindi pwedeng dalawa, bugto nga eh. Ah. So, yun po ang kwento rito. Hindi sons, kundi son. Ah. Ang anak, ang pangalan po Jesus, hindi po Kibbs. Malinaw? Ikaw niya, Mr. Maravillas, may intriga ka pa. Hindi yun intriga. I am stating a fact. That is the truth. Ito mismo. Ang anak ng Diyos na totoo, ang pangalan po, Jesus. Jesus Christ of Nazareth. Hindi po Kibbs ng Pilipinas. Ah, malinaw po ah. At this time, Mary was engaged to her soon-to-be husband, Joseph. Yung Son of God, mga kababayan, si Jesus Christ, ang nanay niya, si Mary. Kaya kung may alam pa kayong another Son of God, itanong ninyo kung Maria din yung pangalan ng nanay. At Joseph yung stepfather po. At this time, Mary was engaged to her soon-to-be husband, Joseph. When told, Joseph was hurt and confused because he did not believe Mary. The angel Gabriel visited Joseph and told him, "Do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. And her son Jesus would save the people from their sins." So ang pangalan ng Savior po, Jesus po. Hindi po Kibbs. Mary and Joseph had to travel to Bethlehem because of an order from the Roman Emperor that a census or record of all people be taken in their hometown. Yan noon panahon ang census po. Hanggang ngayon, ginagamit pa natin yon. After traveling pregnant on a donkey for several days, Mary and Joseph arrived in Bethlehem and were told there were no places to stay. Puno, kasi panahon ng census. The inns were full. Seeing that Mary was due at any moment, an inn owner told Joseph they could stay in his stable. Dito ka na niya. Kasi manganganak na si Mary, sige anya. Puno kasi yung mga hotel, mga inns noon. Mary and Joseph settled on the hay in a stable with animals sleeping. Ito yung scene na nakikita natin sa mga dekorasyon, Christmas decoration, and the manger na tinatawag po natin. Mary went into labor and Jesus was born in the stable. The only place for the sleeping baby to rest was most likely in the animal straw known as the manger. So doon siya, mga kababayan, pinanganak sa sabsaban.
During this time, an angel appeared to shepherds who were watching their flocks in the fields near Bethlehem. May mga witnesses po. Ngayong kwentong ito, this is a historical records minus the date the event was recorded. May mga witnesses po. May mga shepherds na nandoon pinagsabihan ng anghel. The angel told them the good news of the birth of the Savior and Messiah, Jesus Christ. The shepherds immediately went to find baby Jesus, which the angels told them they would find sleeping in the manger. After some time, three wise men, hindi po yung ano, ito yung magi na ang tawag natin, tatlong haring mago. Hindi man po sila hari, wise men. Kaya paulit-ulit po, sinasabi ko sa inyo, ang kasunungalingan na paulit-ulit sinasabi, nagiging parang totoo sa ating kaisipan. E importante na maituro yung tama. Kasi yung kasunungalingan, pag ulit-ulit mong sinabi, ay, iisipin mo, yun ang totoo. Kaya ba sinasabi ko sa inyo mga kababayan, based sa ating ano, sa knowledge na ating na-acquire sa mundo, mga 90% niyan na alam natin na ang pinaniniwalaan nating totoo, hindi man totoo po, baliktad, lalo history, ay, and religion, hindi ko sa inyo. Mga 90% ng mga itinuro sa atin, hindi man po totoo. You'll be shocked to discover, hindi man totoo. Pero you believe it as truth. Ito, paulit-ulit naririnig natin from elementary sa mga kanta. Tatlong haring mago. Hindi po gano'n. Wise men. Also known as magi, saw the brilliant star in the sky that rested over where Jesus was born. Parang yung Santa Claus na naging mas kwampa. Masikat pa kay Jesus Christ ngayon. Ano ba? Hindi man yung totoo po. What? Ulit-ulit naririnig natin, I saw mommy kissing Santa Claus. And in fact, yung mga bata, niloloko natin most of the time sa pamamagitan ng pagsabi sa kanila na magbiti ng midyas. Kasi si Santa Claus anya ay mamimigay ng regalo. What? Pagkatapos, yung bata naglagay ng midyas. Pumunta si Santa Claus, di ba? Hindi. Sino ang naglagay ng regalo doon? Yung tatay. What? Pati yung tatay, naging instrumento sa panluloko sa kanyang anak. Di ba? Ganun na nangyayari ngayon. Tigilan ninyo yan. Kung magre-regalo kayo, di kayo ang magregalo sa anak ninyo. Ninyo dapat binibilog yung isipan na may Santa Claus na pumunta doon. What? Di ba? Huwag ninyong nilulok. Ituro ninyo yung tama sa mga anak ninyo. Anak, Pasko ngayon. Bigyan kita ng regalo. Ayun. Yun ang tama. Tinadaan pa ninyo sa Santa Claus na non-existent po. The three wise men traveled from a distant eastern country to find the new king. During the wise men's trip, Herod, the king of Judah, met with the wise men. Herod told them to come back and let him know where the baby king was so that he could also worship him. Niloloko niya. Kasi yung, ano, yung purpose niya, no, ni ma-identify ni Herod kung nasaan para ipapatay. Di ba? O ngayon, sabi ko kanina, yung kapanganakan ng ating Panginoon, before pa na siya ipanganak, it was prophesied already as recorded by Isaiah.
sa Isaiah chapter 7 verse 14, sabi rito, "The Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin will conceive." Kaya si Mary po, nabuntis po siya, hindi ni San Jose. Ang unang pagbubuntis ni Mary po, through the Holy Spirit. You see? Kaya nga, virgin birth. Kasi walang nangyaring pagsisiping. Wala pang nangyayaring pagsisiping yung dalawa. Yung mag-asawa. Si Joseph at si Mary. Kaya virgin birth. Kaya yung, pero hindi po naging eternal virgin po si Mary. Kasi normally, pag ikaw ay nanganak na, after you gave birth, kung ikaw ay isang babae, yung virginity po nawawala. At isa pa, mga kababayan, si Mary, after na panganak yung ating Panginoong Hesus Kristo, nag-mating sila ni Joseph. Kaya nga po, may mga kapatid sa laman yung ating Panginoong Hesus Kristo. Yung anak na yon ni Mama Mary with her husband si Joseph. Kaya yung perpetual virginity doktrina po, hindi man totoo yun po. Basinsya na. Gusto ko lang po maitama yung mga maling na ituro sa atin. Sa atin pong lahat na ituro yon. So walang, hindi totoo yung perpetual virginity po ni Mama Mary. Kaya lang itinuro sa atin na yon at pinaniwalaan. Until today, pinaniniwalaan po ang ganon. Bala kayo. Basta sa akin lang po, sinasabi natin kung ano yung what is the truth in it. So sabi sa Isaiah chapter 7 verse 14, "The Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin will conceive and will bear a son, and she will call his name Emmanuel." So the New Testament opens with the account of Jesus' birth. In the first chapter of Matthew, verse 18 tells us how the virgin birth prophesied in Isaiah chapter 7 verse 14 was fulfilled. So sabi dyan, "Now the origin of Jesus Christ was in this way. The mother, Mary, after she had been engaged to Joseph, before they came together, was found to be with child of the Holy Spirit." So ang tatay, mga kababayan, nang pinagbubuntis noon ni Mama Mary, hindi po si Joseph, kundi from the Holy Spirit sa ating Panginoong Ama sa langit. Malinaw. So sabi dito, note, on this verse, the New Testament, the Recovery Version, speaks of the profound meaning of Mary being with child of the Holy Spirit. Although Christ was born of Mary, sa verse 16, he was a child of the Holy Spirit. The birth of Christ was directly of the Holy Spirit. His source was the Holy Spirit, and his element was divine. Through the Virgin Mary, he put on flesh and blood, the human nature, taking the likeness of the flesh. Sabi sa Romans chapter 8, verse 3, the likeness of men. Sabi mga kababayan sa Philippians chapter 2, verse 7. So malinaw na po, mga kababayan, na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay siya lang ang totoong anak ng Diyos, kasi he was conceived of the Holy Spirit. Nanitao, kasi ginamit ng ating Panginoong Ama sa Langit, mga kababayan, si Virgin Mary, para ipanganak in flesh.
You see? So God was first born into Mary through His Holy Spirit after the conception was completed. He, with a human nature, and was born to be a God-man, possessing both divinity and humanity. So this is the origin of our Lord Jesus Christ. Madaling sabi, siya lang ang totoong anak ng Diyos. Kaya nga bugtong na anak, nag-isa lang siya. At ito ay nangyari as prophesied in the Word of God for the salvation of men. Dinisain po mismo ng ating Panginoong Ama sa langit yung kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng kanyang uniko na anak na si Hesukristo. Ngayon, ang tanong, balik tayo doon sa pizza, bakit hindi recorded yung pizza? Hindi man po siya nirecord, mga kababayan, kasi yung date hindi man siguro importante. Ang importante yung event, yung pangyayari na ipinanganak ang anak ng Diyos na magliligtas sa atin. Kasi sa totoo lang, ang daming ginawa ay ang ating Panginoon nga. Di ba? Ang dami siyang ginawa. At kung isinulat po lahat yung ginawa, sabi sa Word of God, hindi magkasya sa mundo. You see? So, kung importante, di recorded sana yung pizza. Hindi man kasi importante. Kaya, hindi na, na di na nirecord, mga kababayan. Ang importante, pinanganak siya at namatay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Para through Him, people would be saved. Itong patunay na, mga kababayan, ang daming ginawa yung ating Panginoon pero hindi man recorded. Sabi sa John chapter 21 verse 25 says, "And there are also many other things which Jesus did, the which if they should be written, everyone, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written." Amen. This tells us why not everything Jesus did was written down. There was not room enough to record it all. Ngayon nga, mga kababayan, yung 66 books ng Bible, wala tayong time na magbasa. Ano ba? Sinummarize na nga lang. 66 books. Hindi natin, wala tayong panahon na basahin. Minsan nga, kahit isang libro lang. Kung lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, pati yung ating Ama, na, Amang Diyos sa langit, sinulat yung lahat. Wala. Puno ang mundo. Di ba? Kaya nga, bawal yung magdagdag at na magbawas kasi yung naisulat po, mga kababayan, para sa salvation, ang Bible po, from the Old Testament into the New Testament, for your information, ang sentro ng ang bida dyan, mga kababayan, yung ating Panginoong Hesukristo. Kala ninyo, sa New Testament lang? Sa Old Testament pa. Nando na, it was prophesied already from the very beginning. Talagang yung design ganun, mga kababayan. So, ano-anya, Mr. Marabillas, ang conclusion mo dyan? We just celebrate kahit walang pizza. Di ba sabi sa kanta, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Okay lang yon. Ang importante po, yung kaligtasan, yung regalo sa pamamagitan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo and His message of salvation sa atin. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The gift of eternal life, iyon ang importante doon. Sa pamamagitan ng ano, ng pagtiwala sa kanyang ano, offer or gift of salvation. The gospel, kaya nga tawag gospel, the good news. Diba? That our Lord Jesus Christ died and He was buried, died for our sins. He was buried and rose again, mga kababayan, in His coming back, mga kababayan, to save and to judge. Ang dalawang kwan po yon, to judge the world in the second coming, but before the tribulation is the rapture of His believers. You see? So yun ang importante sana na mensahe sa Pasko. Kaya lang, siyempre, na-confuse na yung mga tao sa haba ng panahon na kung ano-anong mga kwentong lumabas. Ayun, people are confused. What? Ayun man lang po, mga kababayan, ang ating mensahe ngayong Christmas Day, as per tradition of men. Binibigyan ko ng emphasis na this is part of the tradition. Okay pa? Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman po pinapahid. You will look 10 years younger than your age. Ayos. Anti-aging po siya. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Sa mga cancer patients po, mainam po siya. Di man siya gamot, kundi food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Okay po? Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.